Hi! Ang video natin ngayon ay kung paano tayo magsisimulang magbenta ng damit online. So, ang una natin gagawin, titingnan muna natin kung anong mga damit natin na hindi na natin ginagamit. Tapos, pipicturean natin to at bivideoan natin to at ipopost natin to sa Facebook or sa kahit sa anong online account natin para madaling makita ng mga possible customer natin. Natin. Ito yung mga damit na minsan lang natin sinuot o isang beses lang natin sinuot. Tapos hindi yan natin nagamit kasi example, tumaba na tayo. Mas posibleng maraming bumili sa'yo kapag ka mababa lang yung presyo mo. Siguro mga 30, 50, 60, 70. Mas mataas na yung 150 or 100. Ang piliin mong mga damit na ibebenta, yung mga hindi sila mababatrip kapag ka binili nila yun. Yung wala pa masyadong flaws, tapos para parte rin talaga siyang brand new. Yung iisipin talaga nila na kapag binili nila, hindi mo pa yung nalalaspag. Mas maganda kung meron ka rin ganito, ganitong manikin, ganyan. Para kapag nilagay mo dito yung damit, kitang-kita talaga nila kung ano yung magiging itsura nung damit kapag ka parang suot na ng tao. Kung wala kang manikin, okay lang. Pwede pa yung alternative kagaya ng ganito. Para maging attractive yung features mo, lagyan mo rin siya ng mga accessories dun sa background mo or dun sa paglalatagan mo ng mga damit. Examples, mga sunglasses, wallets, pouches, at bags. Kasi kapag may mga ganito, ma-attract sila eh. Parang feeling nila, yun yung mga possible na babagay dun sa damit, kaya bibili nila yun. Ganito naman paglalagay na natin siya sa manikin. Ayan. Ganyan. Ayusin lang natin. Sitro yan, no? Oh. Okay. Ganyan. Grabe. Nakakapagod, no? Pero okay lang kasi pag na-pause mo naman to, kahit matagal itong mabenta, okay lang yun. At least nakagawa ka na ng first step kasi naman nakatambak lang siya sa bahay niya, diba? Ito pa yung mga gagawin natin. Yan, sobrang dami pa. Yan. I-update ko kayo kung gano'ng kabilis mababenta itong mga to.